nakakabit ko lang sa anak ko. Wala na po, nakaklap na po yun. Nakakabit ko lang naman po. Ko lang sa anak ko eh. Bawal po tayo dito. Naiintindihan ko po sir, kaya lang grade 1 yung anak ko, wala ka naman po iwanan. Problema ko sir, is nakaklap na po yan. Opisina na po kailangan natin kausapin. Sana po sabi niyo dito sa guard. Ma'am! Alam po na gwardiya yan, ma'am. Hindi ako mag-ano dito, ma'am, alam po na gwardiya yan po yan. Alam po niyo. Di sana sinabi ang kami sa loob. Dapat po, sinalalam po kanin yun. Paano kami pupunta doon? Eh, clean up niyo. Sir, meron pong mga tricycle dyan. Pwede po. Anak na mo yung thing, sir. Pasensya na po kayo. Ganun lang yun. Kasi City Hall din nagtatrabaho dito. Sir, pwede naman po niya itawag, sir, kasi nasabi niyo. Saan ba yung makipag-usap? Sa ano na sir, office. Sa opisina na po. Okay, ensayo pa. Kahit mamaya na lang po, pagtapos po na ano. So paano ito babalikan ako? Natin, Kaiko Street Corner, Alcantara Street. Ito isang Toyota Rush ang nakaparada rin dito at wala rin nga driver to nung naklam. Sir, hindi ko lalabas na ako. Sir, naklam na ako. Saan kukunin ito, sir? Central. Sir, antayin niyo po yung notice yung ginagawa po. Pagka natapos po, kuhanin niyo na lang po. So dito lagi tayong dumadaan dito sa Epcaico Street. Clamping zone area itong Epcaico. Kaya iwasan po natin nga pumarada. Okay, ito isang Honda. Ang nakaparada rito sa Honda City. At ganun din, walang driver ito nung naklamp. Street corner ang pagkakaparada nito. Ayan, may notice na rin. Yes pa mo. Sa e-bike ma'am, sa clamping hindi po hinuhuli yan kasi 4 wheels lang po ang clamping. Ang ano po dyan sa mga MMDA o kaya mga operation ng nanguhuli ng mga towing yan. Kasama rin po ang e-bike? Sinasama na po nila. Pero yun lang, magkailan naka-helmet kayo. Mas maganda kung may driver license rin kayo. Para iwas abala na rin. Sige po. Okay. So yun si mama, nagtatanong regarding dun sa kanyang e-bike. Tinatanong niya kung kasama na raw ba sa mga hinuhuli yun. Eh kung sa totoo lang po, hinuhuli na po yan. Kagaya ng mga MMDA, pag nadaanan po yan, wala tayong helmet, hinuhuli na po yan. Kailangan na meron din tayong driver license para iwas abala na rin, just in case. So ito, dito na tayo sa may tapat ng National University. Dito pa rin tayo sa Kaiko Street. Ito naman isang Honda City. So pangatlo na to sa nakaklamp natin. Wala rin nga driver to at mabuhay. Ito may klamp na 0017. Tapos yung mga ibang sasakyan dito, may mga driver. Ito aalis na lang. Pinaalis na lang dito sa pagkakaparada. At buti na inabutan nila. Kasi kung hindi, masasama sila dito sa mga nakaparada rito makaklam. Ito isang MG, clam number 0020. Ito isang Mitsubishi Mirage, clam number 003. So ilan ang naklam natin dito? Bali, lima na. Limang sasakyan na yung nakaklam dito. So itong isang cross, isang sportivo yun, meron ng mga driver si ma'am. May mga nakaparado dito, nakaklam po. Nakatid ko lang sa anak ko. Wala na po, nakaklap na po yun. Nakatid ko lang naman po. Yun, naglabasan na yung mga may-ari ng sasakyan dito. Dito naman, yung gwardiya ng National University, alam naman po yan. At dito, kung gusto natin pumarada, pumunta tayo dun sa M. Hobson. Merong parking attendant dun. Doon na lang tayo magparada para safe tayo. Magbayad tayo ng parking ticket para hindi po tayo maklam. Kasi secondary road po yun.
sino po pwedeng kausapin? Pwedeng saan po, sir? Sir, kakadig ko lang sa anak ko eh. Bawal po tayo dito, sir. Naiintindihan ko po, sir. Kaya lang, grade 1 yung anak ko. Wala ka naman po iwanan. Problema ko, sir. Is nakakamta po yan. Opisina na po kailangan natin kausapin dyan, sir. Bawal na po namin tanggal dyan, sir. Mahabal na po tayo ng dito, sir. So yun, nagdadatingan na yung mga may-ari ng sasakyan dito. Parang nag-enroll lang ata sila doon sa kanilang mga anak dito sa isang university dito. Pero ganun pa man, nakita naman natin na-clamp yan ng walang driver. At yun nga, mabuhay lang kasi itong kahabaan ng AF Kaiko Street. Kasi po, sana po sabi niyo dito sa guard. Ma'am, alam po nagwardiya yan, ma'am. Hindi ako mag-ano dito, ma'am, alam po nagwardiya yan po yan. Alam po niyo. May sana sinabi ang kami sa loob. Dapat po, sinalalam po kanina niyo. Sinalalam po ata. Pinapa, okay na po. Pero ano, ang ginagawa nyo, ang dami namin dito. Tapos kami, temporary lang po kami dahil first day ngayon, sir. First day? Hindi, sir, makinig po na kayo. Kasi sir, first day po ngayon. Sana naiintindihan nyo na meron po mga magkakatid na mga magulang. Kasi ang mga anak namin, bubuling din po. Dapat nga po, ang sinasabi ko nga po sa inyo, sir, ang pinapaliwanag ko ganito, sir. Dapat naiintindihan po rin natin yung pangangailangan ng mga magulang. Kami po kasi, sa operation lang po kami. Sir, bakit ito mga to hindi nakaklamp yan? Naklamp po yan doon, sir. Ano nasaan? Ayun po, nakaklamp po. Ito mga nasa kabilang side. Ay, nakaklamp. Ito po, may tao po kasi, sir. Nandito nga lang din ako, sir. Pagdating nyo po, sir, nakaklamp. Sir, pag sinabi nyo... Doon na lang po sa opisina, sir, tapos lang tayo. Saan opisina? Saan may central market po. Paano kami pupunta doon? I-clean up nyo? Sir, meron pong mga tricycle dyan. Pwede po. Anak na ang waiting, sir. Pasensya na po kayo. Ganun lang yun. City Hall din nagtatrabaho dito. Sir, pwede naman po niya itawag, sir, kasi nasa City Hall naman po pala siya. Sino magtatanggal niya, sir? May magtatanggal po dyan. Nakamotor po pag na-sitin nyo po yung bakayaran. Bakit hindi na lang kayo, sir, magtanggal? Ay, bawal po, sir. Bawal po rito. Babayaran pa po yan. Sir. Ano sinasabi ko sa inyo, sir? So ayun na narinig niyo naman yung hindi naka-clamp. Sir, school zone po yan, sir. Bawal po. Bakit yan? Ang tanong po, sir, bakit yung mga yan hindi naka-clamp? First day ngayon ng school, sir. Di ba? Kayo rin alam po sa inyo, intindihan niyo kasi mga maliliit ang anak namin, iyahakalitin din namin yan. Naalis din kami, sir, hanggang alas 10 ng anak. Ito po, naka-street corner po kasi. Eh kasi wala mo parking. Saan ba rin makipag-usap? Sa ano na sir, office? Sa opisina na po. Okay, ensayo pa ako. Kahit mamaya na lang po, pagtapos po na ano. So paano ka babalikan ako? Ayun ma'am, ayun po may unlucky ma'am. Doon po tayo makipag-usap. Saan? Sa unlucky, yun na kaputo. Okay. So ayun nga no, meron tayong tamang parkingan talaga doon sa M. Oxon, secondary road po yun. At mayroong parking attendant doon. So yun nga, pati nga yung security doon, alam niya naman na nagka-clamp tayo doon. Saka bawal po pumarada dyan, pwede pumarada doon sa M. Hoxon, secondary road yun, saka mayroong parking attendant doon. Okay, tuloy na po tayo. Locker si Sir Bautista. Ito yung mga tumubos ng clamp galing sa impounding office. Sabay-sabay niya nang kinuha itong dalawang clamp na to. At nagtatawagan yung ating team leader at ang ating unlocker kung saan makikita ang area na malapit. Kaya itong mga clamp na to gagamitin na rin natin during operation. Kaya kung may makikita kayong mga clamp number na mauulit dahil po dito. Okay, balik na po tayo sa ating operation. Okay, dito ngayon tayo sa G2 Ason Extension, corner F. Kaiko. Ito isang Ford. Ang nakaparada rito. Ford EcoSport. Okay, ano sa inyo, ma'am?
Kapaparada lang daw ni ma'am. Pero naka-clamp na. Check lang natin yung clamp na under. Kapaparada ko lang po talaga. Binaba ko lang po yung ano. Clamp number 0020. Basta po yan ma'am. Bakal po tayo kumarada. Kapaparada po po yun. Okay, yan po, may address po din ma'am. Sa baba po, Central Market po, inbound din. So yun, talagang pag nga-clamp tayo at walang driver at saka tayo dumating, wala na po tayo magagawa yan kundi puntahan na lang sa Central Market. Bawal pong pumarada sa mga mabuhay ling. Okay, tuloy na po. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!